Nicole? Anong gusto ni Gustavo? Gusto na makipagkita sa akin. Gusto ata na makipag-ayos. So, papayag ka ba dito? Kuya Joshua! Nathaniel, bakit? Pwede po ba akong magpatulong sa inyo? Oo naman. Sige, tungkol saan ba? Tungkol po kay Kuya Samson at Kuya Norman. Dalhin niyo na yung katawan nila. Sir Tomas! Anong ginagawa niyo rito? Anong nangyari Kuya Samson at Kuya Norman? Hindi ko pa nga alam yung totoong nangyari kung paano sila nakatakas. Oh, Nathaniel, anong ginagawa mo rito? Sir Narcy, nandiyan po ba si AVL? Nathaniel, bakit? AVL, wala na po si Kuya Samson at Kuya Norman. Ha? Wala na as in, patay na sila? Pero paano nangyari yun? Sinubukan daw po nilang tumakas. Wala na makapagsasabi kina Paul na hindi ko talaga ginusto yung nangyari aksidente sa kanila. Paul, dumaan pala yung mama mo nung isang araw. Pero don't worry, nakausap ko na siya. Sinabi ko sa kanya to give you some space. Martha, dapat ang sinabi mo. Huwag na siya magpapakita sa akin ulit. Paul, kahit anong mangyari, nanay mo pa rin siya. Martha, wala na akong nanay. Talaga akong kausapin ni Paul. Huwag po kayo mag-alala, AVL. Tatawag-tawagan ko pa rin po si Sir Paul. Panginoon, alam ko pong mahirap ang pagdadaanan ko ngayon dito sa lupa. Pero ginagawa ko naman po lahat ng makakaya ko eh. Eh pero bakit po ganun? Kahit ano pong gawin ko, hindi pa rin po ako nagtatagumpay. Hindi ko pa rin po magawang mapagbati yung tao sa paligid ko. Maestro! Nathaniel! Oh, Nathaniel. Ay, naku, Nathaniel. Mukhang nahihirapan ang aming munting anghel sa kanyang misyon dito sa lupa. Pasensya na po, Maestro. Pero hindi ko po alam yung kulang sa mga ginagawa ko para magtagumpay po ako sa misyon ko eh. Halika, Nathaniel. Meron ako ipapakita sa'yo. Paul? Rachel, pasok. Pasok. Ikaw, upo ka muna. Salamat. May gusto ka ba? Wala naman. Kamusta ka na? Okay naman. Ikaw? Okay naman din. Paul, dinalaw ko nga pala si Nathaniel. Naabutan ko si AVL doon. Narinig ko humihingi siya ng tawad kay Nathaniel. Sa tingin ba niya may magagawa pa yung paghihingi ng tawad sa puntod ni Nathaniel? Well, nakita ko kung gaano kahirap yung pinagdadaanan ni AVL ngayon. Rachel, anong sinasabi mo? Huwag mong sabihin nagpadala ka sa awa sa kanya. Tapos ngayon, baliwala na lang lahat ng nalaman natin na may kinalaman siya sa pagkamatay sa anak natin, kay Nathaniel? Hindi, Paul. Hindi naman sa ganun, pero hindi naman agad-agad mawawala yung sama ng loob natin, hindi ba? Pero hindi rin masama na buksan natin ang puso natin sa pagpapatawad. Paul, yung galit sa puso natin, yun ang nagpapahirap sa atin. Rachel, hindi. Hindi! Yung galit sa puso ko,
yung nagsasabi sa akin kung sinong totoo. At alam ko, kahit anong pampaliwanag mo o ni AVL, hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niya sa atin. Please, pasensya na, pero ma, may mga kailangan pong gawin. Sige, Paul, mauna na ako. Daniel, nakikita mo ba yan? Opo, maestro. Ano po ba yan? Yung parte ng maliit na lupa na yan, Nathaniel, na tinitignan mo, yan ang bayan ng Laging Saklolo. Maliit po ng bayan ng Laging Saklolo, no? Oo, Nathaniel. Pero malayo tayo. Malawak ang nakikita mo. Tama ba ako, Nathaniel? Opo, maestro. Katulad niyan, na nakikita mo yan, Nathaniel. Yan ay katulad ng mission mo sa lupa. Mapapatawad ko pa yung sarili ko. I killed my own son. Yan pa ang gusto mo pa rin eh. Totoo ba na inutos mo? Nasundan ang pamilya namin ni Paul noong araw na yon? Oo, pero hindi ko naman gusto na madiskratya kayo. Hindi ganon. Saan mo talagang sirahin ang pamilya namin ni Paul? Tinago sa akin ang nanay kong lahat. Niloko ako ng nanay ko. Kaya lang naman nangyaring lahat ng ito dahil mahina ako. Dahil sa sakit na nararamdaman ko dati, umasa ako sa ibang tao gaya ni Mama. Pero ngayon alam ko na wala na akong ibang pwede na mapagkakatiwalaan kundi ang sarili ko. Tapos na akong makinig at sumunod sa kung kanino man. Sarili ko na lang pakikinggan ko. Ako na ang masusunod sa lahat. Tanong kita, Nathaniel, ano ba yung dasal mo kanina? Ah, na, hindi ko po magawang mapagbati yung mga tao sa paligid ko. Yan ba, Nathaniel, mga taong tinutukoy mo? Yan ba ang iyong pamilya? Tama ba ako, Nathaniel? Opo, maestro. Naiintindihan ko na po kayo. Hindi ko naman sinasabing mali ang ginagawa mo. Sana naman huwag mong alisin ang iyong isipan sa mas malawak na pagtingin sa mga bagay-bagay. Yun po ang mission ko, maestro. Kaya Nathaniel, huwag mong kalimutan ang dahilan kung bakit ka pinadala ng ating Panginoon dito sa lupa. Opo, maestro. Hindi ko po aalisin ang tingin ko sa tunay kong mission. Ang maliligtas ko yung mga kaluluwa ng mga tao dito sa lupa. Napakaganda, Nathaniel. Bueno, magpapaalam na ako. Nathaniel, hanggang sa muling pagkikita. Sige po, maestro. Maraming salamat po. Paul, Martha, masaya ako at pinanlakan niyo ang aking imbitasyon. Let's get down to business, Gustavo. Opo muna kayo. Para saan ba to? Ano ba gusto mo? Simple lang naman ang gusto kong mangyari. I wanna partner up with you sa proyekto mong Mega City. Look, Paul,
Alam kong napag-usapan na natin dati ang tungkol sa partnership. And that you declined me at my first attempt at it. Pero iba na to ngayon. This is about your megacity. At alam kong mahalaga to para sa buong kumpanya mo. Megacity is all set. Hindi ko alam kung ano pang may tutulong mo. I know that your finances are running low. At kung unahin mo ang proyektong to, maubos ang resources mo. At hindi mo mabubuksan ang megacity sa araw ng anibersaryo ng business club. So now, what I'm going to do is, I'm gonna bring in some money. Paul, it's not enough para mabuksan mo kaagad ang megacity. You need to open it with a bang. At sa ipapasok kong pera, sinisigurado ko sa'yo na maraming negosyo ang papasok rito. Before its grand opening. There's nothing to lose here, Paul. Just good opportunities. Para sa ating dalawa. Alam kong kaaway ang tingin mo sa akin, yeah. Pero I'm talking to you as a businessman right now. Negosyante ka rin. Kaya alam kong nagkakaintindihan tayo. Sige, Gustavo. Sige, naiintindihan kita. Pupayag ako makisosyo ka sa Mega City. Pag-usapan natin ng details sa susunod. Wise decision, Paul. Wise decision. Paano yun, Nathaniel? Ibig bang sabihin, hindi mo natutulungan sina AVL at Sir Paul na magkaayos? Tutulungan pa rin, Abby. Pero dapat, mas tutukan ko yung misyon ko dito sa lupa kung bakit ako pinadala. Bakit naman, Nathaniel? Hindi mo na ba nagagawa ang mission mo dito? Hindi naman sa ganun, Abby. Pero mas nabibigyan ko lang atensyon yung personal kong mission dito sa lupa. Kina Nanay Rachel, Sir Paul, at yung kay AVL. Simula ngayon, mas pagtutunan ko na ng pansin yung mission ko dito sa lupa. AVL? Baka kailangan nyo malaman na nakipag-meeting po si Sir Paul kay Gustavo. Meeting with Gustavo? Bakit daw? Anong agenda? Ay, pasensya na po, ABN. Pero parang yun lang ang alam ni Aaron. Marcy, hindi maganda ang kutob ko. Hindi pwedeng pagkatiwalaan niya si Gustavo. I'm sure meron siyang binabalak na masama sa anak ko. Paul? Kilala mo ba talaga si Gustavo? Pinagkakatiwalaan mo ba talaga yung lalaking yun? Hindi. Ba't ka pumayag makipagsosyo sa kanya? Ba't ka pumayag sa gusto niya? Martha, aaminin ko, isa sa malaking problema ko si Gustavo. Pero dito sa gagawin namin, mas mababantayin ko siya bilang isang partner kaysa bilang isang kaaway. Keep your friends close. And your enemies closer. Ngayon, meron na tayong kasunduan. Wala na makapagpigil pa sa mga plano ko. Alam kong handa ka na rito, Paul. Kailangan kong ihanda ang buong bayan ng Laging Saklolo. Problema po ba, Maestro? Nag-aalala ko kay Nathaniel. Sapagkat habang tumatagal, mas magiging matindi ang pagsubok na pagdaraanan niya. Pero ano magagawa natin para matulungan si Nathaniel, Maestro? Panginoon,
na po. Pagpasensyahan niyo po ako kung minubuhas ko lang po ang lahat ng attention ko sa ibang bagay. Pero inaamin ko naman po na gusto ko lang pong makitang maayos po yung pamilya ko eh. Pero pinapangako ko po sa inyo, Panginoon, hindi ko po makakalimutan yung dahilan kung bakit po ako pinadala dito. Hindi lang po para sa pamilya ko, Panginoon, kundi din po sa lahat ng mga taong nangangailangan ng tulong ninyo. Maestro, handa kami bumaba sa lupa upang tulungan at gabayan at siguraduhin ang kaligtasan ni Nathaniel doon. Kailangan niya po ng kakampi, Maestro, para malabanan niya ang mga susunod pang pagsubok. Bigay niyo lang po sa amin ang pahintulot, Maestro, at sisiguraduhin namin ang tagumpay ng misyon ni Nathaniel. Rambon ng kadiliman. Magpakita ka sa aking harapan. Pinunong. Dumating na ang panahon. Umayo ka at lasunin ang bayan ng Laging Saklolo. Otay! Oh, anak! Sa tingin mo, Tay, ano? Maganda kaya ang ani natin ngayong taon? Alam ko lang ibig sabihin niya, Noakin. Makapag-aaral ka uli. Lahat kami rito sa baryo. Pakiramdam namin maganda ang ani natin sa taong ito. At salamat sa Diyos, makakabayad na tayo ng mga utang natin. Huli ka na, kain na tayo, huli ka na. Kaya alam niyo, wala na tayong dapat ipangamba. Ay. Magiging maayos ang lahat para sa atin. Tinamaan ng sumpa ang bayan ng San Isidro matapos na magkandamatay ang mga itlanim nilang palay dito. Daang-daang magsasaka ngayon ang hindi malaman kung paano ba makakabangon sa nangyaring trahedya. Ate Beth, grabe talaga yung nangyari sa mga magsasaka. Eh, sana makahanap sila ng solusyon dito, Dimas. Nathaniel, okay ka lang? Hindi ko maintindihan, Abby. Masama yung pakiramdam ko tungkol sa balitang yan. Parang may mali. Kabubuhay. Kaya, sinisigurado ko sa'yo, matalas ang patalim ng inyong kakapitan. Dahil sa mga napesteng palayan sa bayan ng San Isidro, daang-daang magsasaka ngayon ang napilitang magbenta ng kanilang mga ari-arian
kasama na dito ang kanilang mga lupain at mga alagang kalabaw. AVL? Okay ka lang po? I'm fine, Mercy. May naalala lang ako. May kinalaman po sa mga magsasaka na nasa TV? There's this farmer. Nagawan ko siya ng malaking kasalanan. Inagrapyado ko siya. Para lang mayangat sarili kong kumpanya. So, gusto niyo pong itama ang mga pagkakamali ninyo? Ganun po ba? Nurse, I want you to look for him. Sige po. Ano pong pangalan? Abraham. Abraham Sandoval. Alam namin, Maestro, na nararamdaman niyo rin po ang mga kakaibang nangyayari sa lupa ngayon. Hayaan niyo po kami bumaba sa lupa, Maestro. Sa tingin po namin, ito na ang tamang panahon para tulungan natin si Nathaniel. Lalo silang maghihirap, mas mapapabilis ang pagkapit nila sa mga negosyo sa Megas.